Indeed, God is so great. Amen. He works in wondrous ways sa ating mga buhay. And we pray and we declare as one family here in 611, Tito and Ka, your whole family will continually experience more from the Lord. Amen. Hallelujah. So brothers and sisters, are you excited for more? Amen. Alam ko po na lahat po tayo during the 40 days prayer and fasting ay marami po tayong natanggap mula sa Panginoon. And these are the good news na dapat lang po nating ibahagi. So you can, pwede po siguro nyo isend through text, through messenger, and you can, ito yung mga dapat pinopost natin sa Facebook. Tama? Amen. And sabi nga ni Ka, di ba sa dulo, if she haven't known God, sino po magsasabi ng mga bagay na ito sa kanyang family? And so every one of us, we can also do the same in our own simple ways. Amen. 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 Hallelujah. Okay, so let's continue to receive more from the Lord as we study His Word today. Okay, so in the past 2 weeks, ay gaya nga po ng nasabi ni Ate Jen, ay nakapag-aral po tayo on our 6th commandment, yung series ng Do Not Kill. And today is our third topic under this commandment. Okay, so the title of our study for today is The Perfect Meaning of Do Not Kill. And may I request Ruth and to read to us, and let's join her as we read Matthew chapter 5 verses 21 to 26. NKJV po. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, give your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Agree with your adversary quickly while you are on the way with him, lest your adversary deliver you to the judge hand you over to the officer, and you be thrown into prison. Assuredly, I say to you, you will by no means get out of there till you have paid the last penny. Amen. So let us all pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful time you have given us to once again study your word and to receive more from you. Lord, to you we entrust, Panginoon, itong oras na ito, and we know when we believe that you have prepared something great for each and every one of us. And so we pray that may you continue to open every heart, make our hearts a fertile ground of your word today, O God, and continue to minister, continue, Father God, to mold us according to your will, and that we may be able to respond, Panginoon, sa iyong salita, especially of your commandment not to kill, O God. Lord, to you we give back all the glory and the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So the perfect meaning of do not kill. Sabi po sa verse 21, you have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. Si Jesus po yung nagsasalita dito. Sabi niya sa mga nakikinig, you have heard that it was said to those of old. Sa panahon ni Moses, sa panahon ng mga Israelites, during the time that the Ten Commandments was given, you shall not murder. At alam ko po, alam po nating lahat ito. Amen. Yes. And we also know that with this commandment ay meron din pong kakaharaping judgment ang sino man na hindi susunod. Tama. Amen. Because the Bible says so. Now, in today's passage, we shall study how Jesus expounds this law, do not kill, okay, to make it so clear and to perfect our obedience to it. We know, yes, we know that we should not kill, but there's far more than that. Okay? So before we continue, gusto ko pong basahin natin yung verse prior to this, Matthew chapter 5 verse 20. Sabi po diyan, for I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven.
unless daw po yung righteousness natin exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees. Ano po ba yung righteousness na meron ng mga scribes and Pharisees? Sa kanila po, yung do not murder, period. That's it. Di ako papatay physically, but I can kill through my words, I can kill through my mind. Ito po yung righteousness na meron ng mga Pharisees. But we see here in verse 22, sabi dyan, but I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hell of fire. Diba? Bigat? This is the righteousness that exceeds the righteousness of the Pharisees. Sabi dyan, whoever is angry with his brother. Hindi lang po ito yung brother na sibling. Hindi lang din to brother na kasama natin sa church. But whoever, kahit na sino, it refers to anyone na makakahalubilo natin. It refers to anyone around us. Bata man o matanda. They are our brothers. Okay? Sabi, whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. So kung sabi kanina dun sa verse 21, whoever will murder shall receive judgment. So is also, whoever is angry with his brother without cause shall receive judgment. And before we continue, we also need to remember, baka grabe naman Ate Yam, nagalit lang na agad. Kapantay na nun, do not murder. Ay, kapantay na nun, pumatay na ako. Okay, we need to remember that anger is an emotion. Okay, that ang emotion na ito ay any one of us can feel. Even Jesus, di ba, he got angry for several times in the Bible, but bakit po ba siya nagalit? It is out of his zeal for his people. Yung pagmamahal niya sa mga tao. So the question today is, bakit po ba tayo nagagalit? Sabi nga ni Kak kanina, dati daw si Tito, basta ka pang magsalita na, parang laging galit, di ba? The question is, bakit po ba tayo nagagalit? Or wait muna. Sino po ba, tanong ko na lang ito muna, sino po sa atin ang niminsan hindi pa nagalit? Pakitaas po kamay. Ayan. Walang nagtaas. Para ma-sure ako kung tao yung mga kausap ko. Sino po sa atin ang naranasan ng magalit? Pakitaas po kamay. Ay, parang hindi pantay yung kanya. Isa pa nga po, sino po yung naranasan ng magalit? Ayan. Okay, so praise God. Mga tao po talaga yung mga kausap ko for today's video. Okay, so bakit, yun nga po ang tanong, bakit po ba tayo nagagalit? Or if you are here today and you know that you are angry with someone, there's an anger in your heart, ask yourself, bakit nga ba ako galit? Reasonable po ba yung galit na meron tayo? Is it because of the injustices? Is it because of violence? Or trip mo lang magalit? Normal ko na to. Galit ako talaga lagi. Kahit anong gawin nyo, kahit masaya ako, galit pa rin ako. Ganun po ba? Or do we even get angry even of petty things? Yung mga maliliit lang naman na bagay, ang bilis nating magalit, pero actually nagagawa din naman natin to. We also cause these same things to other people. Pero nagagagalit ka kasi ginagawa ng iba. O, diba? Okay, so, sabihin mo po sa katabi mo, ba't ko galit? Ito yung laging sinasabi, naririnig ko kay Nem noon, ba't galit? Ba't ka galit? Diba? So, tanig mo, ano sabi? Bakit daw po? Walang sagot. Okay. So, when anger is directed towards someone, and yung anger na meron tayo, it causes us to attack that person. Verbally, physically, or even sa isip natin, we attack them. That is the very time that sin enters us. Amen. Okay? Because ang tawag po dyan, yung rash anger, that is called heart murder. Sa puso po natin, nakakapatay na pala tayo. Sa isip natin, nakakapatay na pala tayo.
And it starts in our heart. It starts in our emotion of anger. Maalala po natin yung first topic natin sa Do Not Kill. Si Cain, pinatay niya si Abel. And it all started because of Cain's anger. And when we are angry, very prone po kasi talaga tayo to sin. Sino, meron po ba yung mga may kakilala? Kasi ako kapag galit siya, lumilipad yung mga bagay-bagay sa bahay. Diba? Yung nagre-resounding yung tunog ng sigawan. Yan. At minsan, di ba pag nagagalit po tayo, hindi natin naalam kung ano yung mga nasasabi natin. May mga nabibitawan po tayo na, ay, mali pala. Yung iba po ay, hindi na natin alam na, ay, nagalit ako. Ay, may nasyok ka, di ba? But, this brings us to our first point. If we are angry, do not speak evil. If angry, do not speak evil. Sa continuation, sa verse 22, sabi dyan, whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. Raka po is a colloquial expression of insult for someone's mind. Ang katumbas po niya is stupid. Katumbas po niyan, parang sinabi mo, you are empty-headed. Awan amum. Ganun. Ano po natin sa lengguahe natin para lengguaheng Ilocano pala yun. Okay, so yun po yung big sabihin ng raka. Parang iniinsulto natin yung tao na yun, wala siyang alam. And sabi dyan, but whoever says you fool shall be in danger of hellfire. Fool is it to express insult naman po on someone's character. Parang ang katumbas niya is idiot. Okay, parang wala kang kayang gawin. And this is called tongue murder. Kung kanina po is heart murder, this time this is tongue murder through our words. It is a disrespect to a person. Again, bata man po o matanda, whatever we say, okay, it can be a disrespect to them. It's like condemning them na wala si Lord sa'yo. Wala kang magawa eh, wala kang alam. Okay? So, napapahiya po sila. Whoever receives these words ay napapahiya. And we thus when destroy names. Di ba po sabi sa Bible, good name is better than riches. Okay? Pero because po sa mga salita natin, nakakasira po pala tayo ng tao. Nakakasira tayo ng dangal. Okay? So, prone po dito sa mga ganitong bagay is yung mga magagaling. Sino po magagaling dito? Ang tawag po dito is proud wrath. Wrath. Proud wrath. Kasi feeling mo, alam mo ikaw magaling sa lahat ng bagay. Na you see other people na maliit. You see other people na wala silang alam. Okay? So we need to be careful. Even for parents. Alam ko po na mga parents lagi. Yung sabi nga nila, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ang mga parents po, marami na po silang alam. But it doesn't mean na pwede lang po nating sabihan ng mga anak natin na yun, you fool, yan, idiot, mga ganon. Okay? So, especially, we know that in Proverbs 18:21 is death and life is in the power of tongue. Okay? So, may power po yung bibig natin to kill. So, let us be careful. Sa family po ba natin, siguro, ilan na po ba sa atin yung nakatanggap ng masasakit na salita? Ilan na po ba sa atin yung nasabihan ng mga ganito? Or sa school? Naranasan nyo na ba mapahiya? Yan. Ako nung, maalala ko, nag-chika. Nung bata ako, nutusan ako nung advisor namin na mag-ayos. May pinaayos siya. Siyempre ako parang nag-iingat naman ako kung paano ko gawin yung pinapagawa niya. And then bigla siya nagalit, Miriam, slow foot! Sabi niya sa akin. Bata ako, naiintindihan ko yun. At sakit, sabi ko, slow foot. Sa isip ko, parang nag-iingat lang naman ako, ginagawa ko lang na maayos, tapos slow foot na ako. And it caused me deep hurt. Talagang na-carry ko po pala yun. Hindi ko, kaya natatawa ako na yun lang yung naaalala kong grudge ko nung nag-aaral ako sa elementary. Kasi sobrang nasaktan pala ako. But I thank God that in this church,
Nagkaroon po tayo ng healing and deliverance. And I praise God na before po namatay yung teacher ko na yun, actually namatay siya because of cancer. But I thank God kasi before siya namatay ay na-release ko yung forgiveness ko sa kanya. Parang napaisip pa nga ako noon, ala baka dahil sa akin, kasalanan ko ba, na-curse ko ba siya, kaya siya namatay ng cancer, ganun. Pero I thank God na, yun nga, before nangyari yun ay na-heal na muna ako, na-forgive ko na muna siya. So I know and I believe na hindi ko kasalanan. Ganun eh, o, diba? Okay, so sa work naman, ilan po sa atin yung nakaranas ng mapahiya or nasabihan ng mga masakit na bagay? Diba? Parang pinatay mo na din ako. Ganun. Okay? Or on the other hand, ilan naman po sa atin ang nakapagsabi na ng mga ganito? Ilan naman na po sa atin ang nakasakit pala because of our words? Siguro yung sabi yung iba, eh, hindi, ito yung babait ako, di ako nagsasalita. Pero tignan mo yung Facebook niya. Bash pa more. Nagganito, ganito siya. Hindi naman, hindi ko din alam. Fill in the blanks. Hindi ko alam. hindi mo nga siya sinabi directly, pero nilagay mo naman sa comment section. Those are still words. And those words can kill. Ilan, alam po tayo, aware po tayo, marami na ang nag-suicide because of bashing. Marami na nag-suicide because of depression. Diba? Dahil sa mga comments lang po yun. Di pa nila kilala yung nagsabi, pero grabe yung effect. Okay? So, this is how serious this matter is. This is a very serious matter. Pero, ang nakakalungkot nga lang ay, sa panahon po natin ay nagiging joke na lang siya. Diba? Kapag may narinig kang nag-bad word, yan, magtatawanan sila. Yung isa, nag-curse yung isa, ala, tawanan sila. Naging part na lang po siya ng comedy. But actually, these words, ay sabi nga po, diba, death and life is in the power of tongue. So these words that we utter, it can either give life or it can kill. Okay? So, let us be careful. Especially sa atin po na mga Christians. Every Sunday, whoo, praise the Lord, hallelujah. On Sundays, we worship the Lord. We utter praises to the Lord. Pero, kamusta po tayo ng Monday to Saturday? Monday, praise the Lord. Monday, ano na pong nasasabi natin? Tuesday, Wednesday. Okay, so let us ponder on these things. Let's think over it. Sunday versus Monday to Saturday, o diba? One day versus 6 days. Ano po ba yung mga nasasabi natin? Sabi sa James chapter 3 verse 10, out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so. Hindi daw po dapat ganun. Okay? And this matter, God takes it seriously. Kaya nga po sabi dun, di ba? Whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. And whoever says, you fool, shall be in danger in hell fire. Ganito po siya kaseryosong bagay. We shall be in danger of hell fire. So may katapat pong judgment or may katapat pong danger ang bawat salitang bibitawan po natin. It can either be a blessing or it can be a curse. Alam niyo po, akala ko noon hindi ako magagaliting tao. Pero nung natuto po akong mag-drive ng motor, doon ko na-realize kung bakit laging merong, ano tawag doon? Yung traffic, ano tawag doon? Yung rage. Road rage. O yun. Yung kasi yung feeling ko, sumusunod ako sa batas. Tapos biglang may magkakat sa'yo, yung alam mong mali yung ginawa niya. And ako, parang nagagalit ako kaagad. Paano kapag na-disgrasya ako? Dadamay mo pa ako, parang mga ganun. And sa puso ko, may time na sabi ko, yung nag-overtake na yun, kapag ikaw na-disgrasya ka, maalala mo itong ginawa mo sa akin. Ganun.
Naisip ko yun sa naisip ko talaga yun. And you know, during the prayer and fasting, second day ng prayer and fasting, dun ko na-realize na, Lord, bakit may ganito pala akong attitude? 'Di ba? Eh paano kapag na-disgrasya nga siya pero ako pala rin yung ano niya, 'di ba? So balik sa akin. So ganun po siya. So we need to be careful. Okay? So mga nagda-drive po diyan, ayan, wag niyo po kuntularan. Okay? So wag po ganun yung maging attitude natin. Okay? So yun. Brothers and sisters, let us be careful with our anger. Yes, it is a normal emotion, but we need to be responsible on handling it. Ano man yung maging actions natin after having this emotion, we need to be responsible. Okay, so you know, this emotion is also created by God. Emotions are created by God. There is nothing wrong with having this emotion. Actually, mas may something wrong kapag wala kang ganitong emotion. Tama po ba? Naku, delikado pag wala ka palang emotion. Okay, so let's continue. Let's read verse 23 to 34. Matthew chapter 5, verse 23 to 24. Therefore, if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. So that brings us to our second point. If misunderstood, reconcile quickly. If misunderstood, reconcile quickly. Sabi sa verse 23, therefore, if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you. So it doesn't matter kung tama ka at mali siya. Sabi diyan, your brother has something against you. Even if you are just being misunderstood and you know your brother has something against you, ito po ang dapat nating gawin. Verse 24, leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Sa mga mag-partner, sa mag-asawa, ganun. Usually, di ba, no one intends to be offensive. Pero meron at merong isang masasaktan. Merong pa-victim palagi. Okay? And God says, they are to offer to God. When they are to offer to God, first, they need to go and reconcile. They ought to reconcile. So, hindi lang po sa mag-asawa. In all our relationships, families, friends, the community, there are misunderstandings that ought to be reconciled. Sinadya man po or hindi. Okay? Unaware ka man na nasaktan mo siya or hindi, there are, sabi dyan, if you know that your brother has something against you, you ought to reconcile. So today, we do not offer animals. Hindi mga hayop ang offering, kagaya ng Old Testament, kagaya sa Bible. But what gifts can we bring to God? Our riches, our tithes and offering, our time, our songs, our dances, our music, our ministry, itong pag-attend natin sa church, our service to Him, even our time. Okay? As we offer, as we come in the church, these are the offerings that we have. But God is saying, before daw po na tayo mag-offer, actually, even before we come to church, we ought to reconcile. Before coming to church, we need to reconcile with sino man po yung someone na yun who has something against us. And here in our church, in 6-on-1, meron po tayong core value na life before gifts. Life before gifts. So more than yung, oh, magaling siya kumanta, magaling siya sumayaw, magaling siya magtugtog, more than anything that we can do in the ministry, more than anything that we can offer, even financially, ay yung buhay po natin ang importante. And in our life, that includes our relationship with people. Okay? So more than yung pagkanta-kanta natin, yung pagpupuri natin, yung pag-offer natin ng mga gifts natin sa Panginoon, mauna po dapat yung life po natin, yung relationship natin with people. Amen.
Amen? Amen. Okay, because ang Panginoon po ay nakatingin sa ating mga puso. Jesus is looking at our hearts. We come to church to reconnect with Him. We come to church to reconcile with Him sa ating pong Panginoon. And we know naman na, di ba, we cannot reconcile. Si God, si Lord, di natin siya nakikita, tapos makikipag-reconcile ka. Tapos yung katabi mo lang, nakikita mo, hindi mo kayang makipag-reconcile. Ay, parang mali, di ba? Okay? So, we need to reconcile. Okay? So, may mga, pansin nyo po ba, may mga kaibigan po ba tayo na dati nakakasama natin sa church? Dati po ay, na-welcome natin, pero nasa na po ba kaya siya? Nasaan na ba ang kaibigan na ito? Baka may factor po tayo. Baka may isa tayo sa dahilan bakit wala na sila. Okay? So, let us be humble enough to ask forgiveness. Let us be humble enough to reconcile. And may God help us. Amen. Do you want to be reconciled with the people na nagkaroon po tayo ng misunderstandings with? Amen. So let us ask God to help us. Now let's continue po sa verses 25 to 26. Sabi dyan, agree with your adversary quickly while you are on the way with him, lest your adversary deliver you to the judge hand you over to the officer, and you be thrown into prison. Okay? So if the offense we have done ay nag-cause po ng damage, we need to reconcile quickly. Otherwise, kaharap tayo sa kaso. Makakasuhan tayo. And then, makukulong. Yan. And then, gagastos ka. And then, dyan na po nagsisimula yung mga awayan ng mga family to family. Yung clan to clan. Okay? So, magsasanga-sanga po yung away. Wag na po nating paabutin sa ganun. Let us be wise. Let us, sabi dyan, reconcile quickly. Okay? Agree with your adversary quickly. Yan. So let us reconcile more and God will bless us more and God will receive our offerings. Sabi dyan, assuredly I say to you, you will by no means get out of there till you have paid the last penny. O diba? Sayang pa yung magagastos mo. Okay? So brothers and sisters, let us remember and apply this rhyme. Meron po ako nilagay sa notes ninyo na sabi dyan, those who have wronged us, we must forgive. And those whom we have wronged, we must reconcile with. Yung pong mga nakagawa ng mali sa atin, atin po silang patawarin. At yung mga nakagawan po naman natin ng mali, dapat po tayong makipag-ayos sa kanila. Okay, so let's desire for renewal of relationships. Amen! Amen! Then come, yun na po yung sabi niya ng salita ng Panginoon, then come and offer to God. Before offering anything to the Lord, we need to reconcile and then let's come. Go back and offer to God. Now we go to our third point. If bullied, do not take revenge. Ruth, pabasa ulit. Point 3, if bullied, do not take revenge. Verses, let's read verses 38 to 42. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I tell you not to resist an evil person. But whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. And whoever compels you to go 1 mile, go with him too. Give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you, do not turn away. Amen. Okay, so verse 38 says, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. Okay, this is about punishment. Okay, may kapantay po na punishment yung mga pagkakamali na nagawa. Okay, but this does not mean revenge. Hindi po tayo yung gagawa. Hindi ikaw yung magtutut for a tut. Okay? So there is a law. There is someone. There is meron pong batas na dapat masunod. Okay? Sabi sa Tagalog, basahin ko po sa Tagalog. Sinasabi ko sa iyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi,
iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka ninuman upang makuha ang iyong damit, ibigay mo pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng isang milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa'yo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa'yo. Eh di wow. Ganon? Ha? Wow, di ba? Ibig sabihin po ba nun kapag Kristiyano ka, eh, mahina ka? Eh, kasi go, di ba? Ibig sabihin po ba kapag Kristiyano ka, magpapaapi ka? Ibig sabihin po ba kapag Kristiyano ka, magpapaalila ka? Duwag ka? Kapag Kristiyano ka, magiging kawawa ka? Hindi po. No. These are to emphasize that as Christians, we can be bullied, we can be condemned, and we can be mistreated. But how willing po, gaano po ba tayo ka-willing to face persecutions? Ito po yung tanong. How willing are we to face persecutions? Sabi sa verse 39, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Huwag daw po tayong gaganti. Consider this, hindi mabubuo ang isang away kung hindi ka papatol, di ba? Kung one side lang, mag-iaway, yung ano nung ginagawa niya sa'yo, hindi siya magiging away hanggat hindi ka gaganti. Okay? Tama po ba? Yes. Okay? So, huwag kang gumanti. Simple. Pero tayo po kasi, bukit, I need to prove myself right. Mali siya, ako ang tama. Ganito po yung normal nating attitude, di ba? Di ba nga po kahit sa pelikula, ang pinaka-climax ng mga pelikula kapag si Bida na mabait ay naging matapang na natuto ng lumaban. Di ba? Ganun po. Yan, o, di ba? Pak. Kung sine pa eh, kapag yan na, nalaman, woo! Hiyawan pa yung manonood eh, di ba? But this is not what the Bible is saying. Did we receive rejections? Or did you bless people a lot but in return receive hurt? Minahal ko naman siya ng todo. Pero bakit ganito ang... Ayan. So, are you being poked, bullied, or wronged? Let us not resist and argue. It will only get worse. And it may cause us to want to kill someone. Okay? So, yung mga Israelites po, in this time, they are being mocked. Okay? But God is saying to them, my chosen people, I see you. I know your situation. So don't take it in your hands. Kaya sabi niya nga eh, kasi noong time na panahon po na yun, yung mga Roman soldiers, yung sabi doon na kapag may pinabitbit sa'yo na may pinabitbit sa'yo yung Roman soldiers, tapos sabi niya 1 milya lang, gawin mo ng 2 milya. Kasi ganun po noon, normal lang yun na ipabitbit sa kanila ang kung ano man. Okay? But sabi dyan, sabi nga doon, gawin mo ng 2 milya. Okay? So, ang sinasabi ng Panginoon is, kaya mo yan. You can, parang, hindi kayo yung hinahamak nila. It is me. So, do not avenge. Let me avenge you. Ganun po yung gusto nang sabihin ng Panginoon. That He is the one to avenge the people of Israel. And He is the one to avenge us. Are we being persecuted in these times? Nandyan po ang Panginoon na ipaglalaban po niya tayo. Amen. Amen. So sa Romans chapter 12 verses 17 to 21, sabi po, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends. But leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. On contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Amen. So, let us not avenge, but also,
Yes, we ought not to avenge, but also let us not be extreme din. Kung pwede naman kasi tayong, ba't kasi gusto mong kinakain, yung parang igumugumo, das ikaw, ay ba lang. Kung if you can do away from these things, then go away. Okay? So do not live in oppression and self-accusation. Oppressing oneself is killing also oneself. Okay? So, minsan kasi nasa sa atin lang din yung problema, di ba? Okay? So, do not oppress yourself. Okay? So, let us ask God to heal our hearts. Amen. Amen. And so, that is our third point. If bullied, do not take revenge. Ito, tawa-tawa po ako dito, pero I know this is hard. Okay? I know this is hard. Ang hirap kaya, tama naman ako eh. Bakit? Bakit di ako makapag-argue? Huh? Tama ako, ba? I know this is hard, but if we are willing, because this is what the word of the Lord says, not to avenge, we just have to pray to God to help us. Amen. Let us ask God to help us. Because kung hindi po natin kayang gawin yung third point, ay lalong hindi natin kayang gawin yung last point. Yan, alam ko na mabasa ninyo sa mga notes ninyo. Kung hindi natin magawa yung third point, ay mas lalo na yung last point po natin. Let us read, Ruth, sorry, pabasa ng verses 43 to 48. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore, you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Amen. Basahin nga po natin yung last. Therefore, you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. So last point, if hated, continue to love. Wow, powerful. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, verse 44, love your enemies. Balik po tayo dun sa usapan natin sa umpisa, yung righteousness of the Pharisees. Ang righteousness po ng Pharisees is that if you love me, I love you. But if you hate me, I hate you too. Ganun po yung righteousness na meron ang Pharisees. Pero ang righteousness that exceeds this righteousness is the righteousness of God. And he is saying, if you love me, I love you. And if you hate me, I still love you. Kaya po ba natin yon? Amen. God will help us. Okay, so this is the righteousness that exceeds the righteousness of the Pharisees. To love your enemies. So, sino po ba yung mga kinoconsider nating enemies? Sino po ba yung mga nakasakit sa atin? Sino po ba yung mga kinagagalitan po natin? Ito po yung mga kinoconsider po natin na enemies. Sila yung, alin? Hindi ko maalala yung term. Anyway, okay, so kung sa point 3 kanina, sabi doon, do not take revenge. Okay? So do not argue. Hindi ka na magpa-fight back. Okay? So ayoko na lang mag-talk. Parang ganun. Okay? Wala nang away, walang usap. Nice, madali, di ba? Kaya naman, iiwas na lang ako. Ganun. Pero, sabi kasi dyan, love your enemies. And sabi sa 44, bless those who curse you, do good to those who hate you, pray for those who spitefully use you and persecute you. Diba? Paano mo mamahalin yung taong iniwasan mo? Paano mo siya mabe-bless kung yun nga, iniwasan mo nga siya, diba? Okay, so, mas talagang maano tong point 4 natin. Okay, so we need to love our enemies. We ought to bless them. Yan, yung sa school, yung lagi kang inaaway, pero sabi ni Lord, bless mo daw siya. Okay? We need to do good to them, pray for them. Yes? And this is God's righteousness. Okay? So,
ang tao po ay, though men are ever so bad, talagang may kasamaan ang tao, that does not justify yung bitterness po natin. It does not justify na dapat lang ako magalit, di ba? Okay? We must be freed from our bitterness and let us give grace. Kasi in the first place, ay grace lang din naman ni Lord ang meron sa atin. Tama po ba? Sabi mo sa katabi mo, it is all by God's grace. Amen. So if someone is attacking you today, bless them. Okay? Bless them. Pray for them. Paano po ba tayo mag-pray? Gaya ba nung prayer ko nung kanina sa traffic? Lord, pakita mo sa taong yun na mali yung ginawa niya sa akin. Ganun po ba tayo mag-pray? No. Okay? So, baka sabi niya, Lord, iuntog mo yun para matauhan siya. Yung mga ganung prayer, naranasan niyo na po ba yun? Okay? So, hindi po ganun yung prayer na dapat natin ibigay. We pray for blessing. Okay? We pray for blessing. If you cannot bless your enemy, ask God to help you. Okay? Let us ask God to help us. Alam niyo po, when people attack us, yung mga wala ka namang issue sa kanya pero ina-attack ka niya, di ba yun? They may be are envious of you or di kaya may pinagdaraanan lang kasi siya. Ikaw kasi yung available, kaya sa'yo tumama. Yung galit, parang ganon. Okay? And I can attest to this. Mamaya po, i-share ko yung testimony ko. May oras na po, pa po ba? Meron pa. So, kung dati po, yung prayers natin ay curses. Untog mo nga yan, Lord. Mali siya, tama ako. Now, let our prayers be blessings. Let's start to bless our enemies. And soon, these enemies that we have will be our friends. Okay? Yung mga oppressors natin dati, they will turn to be our supporter. Powerful kaya yung mga ganung testimonies, di ba? Yung mga dating against na against sa inyo, ipag-pray nyo po sila. And you will see that magiging friends nyo po sila, magiging kasama natin sila. Okay? And that is healing. Yun na po natin maranasan yung healing. In verse 45, sabi dyan, that you may be sons of your Father in heaven. For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Okay? So that we may be sons of your Father in heaven. So this is why we do this. Okay? So that we may become children of our Father in heaven. Si Jesus nga, di ba? Pinahirapan siya, kinrucify siya, kinutsa siya. Pero ano po ba yung prayer ni Jesus? Sabi niya, Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. Ganun po yung prayer ng Panginoong Jesus. Ganun po yung pag-ibig niya kahit sa mga nagpako sa kanya sa krus. And this is the example of Jesus that we ought to follow. Amen. This is the example that we ought to follow. Amen. So, the law given to us is do not kill. And kasama po sa law na ito yung love. For us to love. Love. Love, love, love. Okay? Because when we love, kung puno ng pagmamahal po yung puso natin, wala tayong rason to kill. Tama. There's no room for hatred. There's no room for us to murder in our mind, in our heart, or sa anumang paraan if we are filled with love. Okay, so this doesn't mean also naman na mamahalin ko ang lahat ng pantay. Pantay-pantay na pagmamahal. Okay, so hindi naman necessarily na ganun. But we ought to honor, to respect, give due respect to anyone. Sabi ko nga, again, bata man o matanda. Okay, so we ought to love everyone. Okay, so the ultimate meaning and the perfect meaning of do not kill is to love your enemies. Okay? Bless those who persecute you. Refrain from killing anyone sa isip or sa salita. Instead, let us actively love them until these enemies of ours becomes our friends and until we have no more reason to kill. Though for some instances ay hindi po umaayon sa atin ang sitwasyon, hindi po nagbabago yung mga taong pinagpe-pray natin. Hindi natin sila talaga nagiging friends. Okay? But still, we should ought not to kill. Because it is not about receiving back. Hindi about sa makuha ko yung gusto ko. Okay?
So, because ang reward po natin ay, nasan po yung reward natin? It's in heaven. Okay? When we go to heaven, dun po natin ma-receive yung reward po natin. So, let us, let God move sa buhay po natin. Bless, let us bless people, and God will also bless us with the, beyond our imagination. Because the righteousness of the kingdom of heaven is more than do not kill. God sees our motives. Tinitingnan po niya yung laman ng ating mga puso. And God sees our relationship with our family. God sees our relationship with anyone around us. Amen. Amen. And with that, let me share po just the, my testimony. Kung si Charisma po nagsimula ng June ba, yung testimony niya. Ako po nag-umpisa ng 2017. Ako, fasten your seatbelt. August 1, 2017, that was my very first day at my present job now. Okay? Sa City Hall. I entered on a season that the office is really in need of workforce. Kaya nga nung nalaman nilang agricultural engineer daw ako, eh, agad na open position. Kailangan yan. Kasi kailangan daw. So, and then, I, being the youngest in the office, ayan, I was given so much load. And being the youngest, has since then the one to receive all the anger from the boss. Kasi hindi niya pwedeng pagalitan yung mga adjutanders na, mga senior citizens na kasi mostly yung mga sa office. So ako lagi, kahit wala akong kasalanan, ako pa rin. Ganon, okay? I was always hurt because no matter how perfect my work is, when my workmates are unable to do their part, still I am the one being scolded. Ako talaga yung napapagalitan. I am the one being shamed. Okay? Pero after noon, mamaya lalapit yung boss ko, sasabihin niya, hindi ko yung problema, pinaparinggan ko lang si ganito. Dinadaan ko lang si, pinapasaringan ko si ganito. Pero ako yung nasaktan, ako yung napahiya, di ba? Ganon, okay? And, syempre boss, so I act naman na okay lang lahat. Okay lang, sige. And then sasabihin niya, oh, si Miriam, mabait talaga yan. Oh, yan, bola to the highest level. Okay. And then, pero yun po, deep inside, ay may nabubuong galit sa puso ko. Yung sabi ko na, Lord, pag-retirein mo na siya. 60 naman na siya, please. Pag-retire na sana siya. Ay, mga ganun. Okay? And maraming beses na may, sa office namin, syempre maraming mga adjutanders na po. Ayan. So maraming beses na may mga bangayan sa office at naiipit ako kasi wala akong pinapanigan. Kasi alam kong parehong may sabit yung point nila, di ba? So, hindi po ako nakikisabat. And then, one office mate of mine told me, isa ka naman, Miriam. O, di ba? Nananahimik lang ako, ha? Isa ka naman, Miriam. Wala kang sinasabi. Kasalanan ko pa ngayon, di ba? Na wala akong sinasabi. Okay? And then, also, there was a time, chika to the max. There was a time, nagalit na galit sa akin si boss, kasi hindi po ako umagree. Kasi hindi ako umagree sa isang bagay na hindi ko naman dapat talaga i-agree. Hindi ko, bakit? Eh, alam ko mali, di ba? And while she was crying, dahil sa galit niya sa akin, galit na galit siya, talaga umiiyak siya. Eh, yung, dito yung office niya, and then siguro nasa part yung posting niya, nandyan yung table ko. So sumisigaw siya dito na umiiyak na sinisigaw niya yung galit niya sa akin. And lahat ng office mates ko, nandun sila, nakatingin sila sa akin. I remembered. Yan. And while she was crying, sabi niya sa akin, Miriam, sumisigaw siya, alam ko, oo, alam kong religious ka. Always ka sa truth. Oo, alam ko. Pero sana ganito, ganito. Kaya dami na sinabi. O, diba? Siya na mismo nagsabi. Alam pala naman niya, diba? So, nanahimik na lang ako. Kasi in the first place, si boss ko na mismo ang nagsabi ng yung side ko. I don't need to explain anything, diba? And I didn't have to prove myself right. She did it already for me. But after nagsubside yung galit niya, ayan. Syempre, alam ko wala akong kasalanan, pero I said sorry. Una tinext ko muna siya kasi umalis siya. O di ba siya yung nag-walk out? Baliktad.
Kasi sobrang galit niya sa akin. So, tinext ko siya. And then, nung bumalik siya, yun, nakipag-reconcile ako. I just said sorry na nasaktan ko siya. Yan. And ayun, okay na kami ulit. Bilis na, basta okay na kami ulit. And then, maraming panahon ang lumipas. But still, I felt abused. But I never did retaliate. Ulit-ulit pa rin na ako pa rin si Miriam talaga. Yan. So, yun, maraming panahon ang lumipas. But yun, despite the pain, I continually submit to my boss. And I just did my job. And you know, instead of magnifying her negative side, ang tinignan ko is that she is actually a big blessing to me. Wala ako doon sa work na yun in the first place kung hindi dahil sa kanya, hindi dahil sa boss kong ito. So instead of magnifying the negative things, I magnified that she is my blessing. Also, I see her as someone needing comfort. She is highly paid, yes, but with that, ay grabing liability din ang nakapatong sa shoulders niya. And even outside work, ay marami din siyang liability. Actually, di niya liability, pero yung heart kasi niya to help yung mga nephew niya, yung mga niece niya, grabe. As in, halos lahat talaga dinedepende nila sa kanya. Kasi nga, kasi well-paid siya. And I see her getting tired. And I feel na talagang napapagod siya. I see her in need of love, and I see her in need of God. And now, you know, guys, ako kay Charisma eh. Now, when she gets angry, tinatawag niya ako. She will call for me, but hindi para ilipat sa akin yung galit niya. It is not anymore to pass on the anger, but to seek comfort. Then she would say, itong si Miriam, itong si Sen, dalawa kasi kami, may isa akong ate sa office na good vibes niya. Sabi niya, alam nila kung paano walain yung galit ko. Kasi kapag nagalit siya, manahimik ka. Yun lang naman yung sikreto actually. Pag nagalit siya, manahimik ka. Yun lang yun. Okay? Yun. So, yun. Because really, I also learned to embrace and love her even when her anger is unreasonable. Lately, nakakatuwa kasi nagiging open siya sa akin. Sometimes, umiiyak siya, nagkikwento ng mga hurts niya. And nandun lang ako nakikinig at nagko-comfort sa kanya. And now I also got to understand yung pressure na meron sa boss ko na syempre na ibababa din niya sa amin. Kasi syempre kami yung workforce niya. And she even asked prayers from me. Yan, pag-pray mo ako. Ako na naman ang kwan. So yung naranasan ko, naranasan niya. Doon, na-realize kong gano'n. Oo nga pala, no? Yan. So, yun. I pray for her. Nag-iba na yung prayers ko. Naging prayer of blessing, prayer of strength ang mapunta sa kanya. Gano'n. And really, yun. I always speak blessings and peace upon her. And nandun din naman po yung domino effect in our office. When I pray peace for my boss, peaceful din po yung office namin. If I pray strength for her, indeed, wala pong less na yung pressure din na meron sa office namin. Okay? So yun, may domino effect pala yung pagbe-bless ko sa kanya. Yung dati kapag ayoko nang pumasok sa office, si ganyan na naman si boss, ako na naman. Now is, baliktad naman na. Okay? Nag-iba na. I got to bless her. And then, this August 1, 2022, that day marked my 5th year in the office. Wow, 5 years! Napagtagumpayan ko ng 5 years. Okay? And 5 years ko na po with my boss. Ayan. I am so blessed that God made me understand everything better and God made my attitude better. The anger within me that usually leads to cursing was turned to love and blessing. And now I can say na I am far from heart murder. I am far from doing yung tongue murder. And I give God the glory for that. Palakpakan po natin ang pagtaka. And so, we just need to follow. We just need to comply sa sinasabi po ng salita ng Panginoon. And tayo din naman po,
ang ending po niyan, tayo po yung mapagpapala. Amen. Okay, so may God help us so that we may be able to speak no evil if we are angry, first point. And that we can be able to reconcile quickly if we are being misunderstood. That we will take no revenge if we are being bullied. And that we can continually love even if we are being hated. Okay, so then we may perfect the commandment na do not kill. And sabi nga po sa verse 48, sabay-sabay po nga nating basahin. Matthew chapter 5, verse 48. 1, 2, 3, go. Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ng Panginoon. So may God help us with this. All glory to God. Praise God. Thank you, Young. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, hindi na ho tayo magagalit. Amen. Alright, gusto ko lang ho i-clear para po sa lahat. Ang Matthew chapter 5 ay naisulat o nasabi po ni Jesus nung siya ay nasa lupa pa lang. When Jesus is still on earth. At nangyari po ito sa Jerusalem. At nung araw po na yon, nung mga panahon na yon, ang Jerusalem ay sinakop ng Roman people. So nangyari ang lahat po ng ito during the reign ng Roman Empire over Israel. Baka ho kasi tayo ma-mislead, ano? So may mga Romano nung araw and they are very strict in implementing the law. At alam niyo po mga kapatid, si Jesus ay nagturo sa kanya pong mga disciple kung paano mag-react ang mga taga-Israel nung araw ayon sa batas ng mga taga-Roma. Kaya po niya nabanggit doon sa, especially verse 38, pwede ba ipakita sandali? Verse 38, you have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. 39, but I tell you, do not resist an evil person. Can we read yun pong susunod na sentence? But whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. Willing po ba tayong gawin ngayon yan? Para tayo maging perfect. Pag sinampal ka daw sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. Marami pong hindi po nakakaunawa nito. Pero again, gusto ko po sabihin, nangyari po kasi itong usapan na ito noon doon sa Israel at nung panahon po na yon, mga Romano ang nagrurule, ang nagga-govern doon po sa Israel. Okay, magkaiba po yung sampal ng Pilipino sa sampal nila noon. Taka kayo, ano? Ang unang sinampal ay ang kanan. Pag sinampal ka daw sa kanan na pisngi, ibigay mo pa yung... Siyempre yung kaliwa, wala naman parehong kanang pisngi, di ba? Pero sa Israel po kasi nung araw, hindi ka po pwedeng magpaparusa na ang gamit mo ay kaliwang kamay. Sapagkat sa kanila, ang kaliwang kamay ay napakarumi. Kung ano pong dahilan nila, ewan ko, pero tinry ko pong ininterpret, talagang marumi kasi yung kaliwa, di ba? Yan madalas ginagamit. Kaya nung araw, kapag ang pagsampal ng tao, hindi po itong palm ang dapat gamitin sapagkat mabigat ang kaparusahan ho nito. Kaya pag sumampal ka, alam mo yung sampal ng class? Tayo ka, mami. Sampal lang naman to.
Sample lang. So yan yung kanyang kanan na cheek. Ang pagsampal nung araw ay kinakailangan pa ganyan. O di ba sa pelikula lang nakikita yan. Okay. So sabi ni Jesus, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. Ito ay okay lang, tanggap lang yan. Lawful yan nung araw. Pero kapag binigay mo yung kaliwa at ito ang ginamit, mabigat na kaso yan. Pero mas mabigat yung kaso na kaliwa ang gagamitin mo. Do you get my point? Ikukulong ka nila ng mas mabigat, mumultahin ka ng mas mabigat. Ngayon si Jesus, ang sabi niya, kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. Alam niyo ang ibig sabihin? Alam mo dapat kung anong kahinaan ng kalaban mo. Dahil kapag nahulog siya doon sa pagsampal na gamit po ito, siya na sumampal sa iyo, makukulong. It is a wisdom na ibinigay ng Panginoon kay Jesus at itinuturo po niya sa kanya pong mga disciple. Can I hear amen? Thank you. Pag sinabi, lumakad ka ng 1 mile, anong sabi ni Jesus? Kasi ang sabi ng Bible, kung papansinin po ninyo, pag pinilit kang lumakad ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya. Ano po niyang ibig sabihin doon? Para yung nag-utos sa'yo, yung nagpilit na lumakad ka ng 1 mile, iahabla ng gobyerno sapagkat pinahirapan ka. Hello. May kausap pa rin po ba ako? Ito po yung interpretation nitong text po na ito. Pero ginamit po ni Jesus kung paano po ma-overcome ang galit ng tao. Ngayon, ano hong connection nito? Sa panahon ho natin, wala ho tayong batas na ganyan. Kay kaliwa, kanan ang sampal sa'yo, problema mo na yan kung ibigay mo pa yung kanan. Ay kung ibibigay mo pa yung kaliwa. Can I hear amen? Pero tanong, lahat po ba tayo rito ay sa palagay ho natin na-overcome na po natin yung galit natin o nagagalit pa rin tayo hanggang ngayon? Kasi para masyadong mabigat yung assignment natin. Perfect yung father natin. So sabi mo nga sa katabi mo, kailangan maging perfect ka. So hindi na tayo magagalit. Hindi na tayo maaasar. Can I hear amen? Kapag ganyan ho attitude natin, parang nasa langit na po tayo. Pero yun mga kapatid, minsan kinokot pa rin ng mga Kristiyano. Kung si Jesus nga, nagalit eh. Di ba? Pinagalitan niya kanya mga disciples. Pinagalitan niya yung mga nagtitinda sa templo. Kaya mga tao, tayo ng mga Kristiyano, minsan may supporting verse po tayo dun sa galit natin. Alam nating masama ang magalit. Can I hear amen? Pero naiiwasan po ba nating hindi magalit? Sabi mo nga sa katabi mo, naiiwasan ba natin? Kanina nga lang, galit na galit ka, di ba? Alright? Ngayon, dumating po yung maraming panahon, okay, si Jesus, nag-disciple po siya, marami pong mga nangyari. Ito ang kanyang tinuro. Huwag kang magalit. Huwag kang papatay. Huwag kang mag-curse. And that's true. And by the help ng Holy Spirit, we can do all things. Kaya po natin gawin ito. It's just a matter of exercising it. Lahat naman ho tayo nagagalit. Kanina lamang nagalit din ako. Pero alam nyo, sabi po ng Bible, nung si Paul ay nagsalita, nung panahon ni Pablo, panahon pa rin po yan ng mga Romano nung araw na sila po yung nag-impose ng rule sa mga taga-Israel. Pero tatandaan po natin, si Paul ay nakarating sa Asia Minor. Nakarating na po siya atin sa Asia. Ano ho ang kanyang itinuro? Pwede po ba natin ipakita sandali ang Ephesians chapter 4 verse 26? Ephesians chapter 4 verse 26. Okay, consolation po para sa ating lahat na nagagalit. Can we read it aloud? Be angry and do not sin.
do not let the sun go down on your wrath. Si Pablo po nagsabi niyan, hindi po si Jesus. Pwede ka naman daw magalit. Sabi mo nga sa katabi mo, pwede ka magalit. Pero sa galit mo, huwag ka namang magkasala. Huwag kang papatay. Amen. Sa galit mo, siguraduhin mong walang mabasag na plato. May kausap pa rin po ba ako? Kasi pag natusok, yung kasambahay mo at diabetes siya, delikado. Right? But my point, my brothers and sisters, baka kasi isipin nyo, mga taga 611, masyado na po tayong santo at layo. Di ba, mami, nagagalit ka din? Di ba ka, nagagalit ka din? Lahat po ba tayo dito marunong magalit? Amen? Kaya malayo pa tayo sa katotohanan na hindi tayo marunong magalit. Nagagalit po tayo. Pero, sabi po ng Bible, sa galit mo, huwag kang magkasala. Huwag ka na masalita ng masama. Dahil, lahat ng sasabihin mo, they are all recorded in heaven. At yon yung basis ng Panginoon to judge us later on. In your anger, do not sin. Huwag kang papatay. In your anger, be sure na hindi yan magdadala ng kamatayan sa iba at ng kamatayan mo. Can I hear amen? And do not let the sun go down na nagagalit ka. Masama po yan. Mapupuyat ka. Hindi ka makakatulog. Amen? Meron po ako napanood eh. Eh, paano daw kapag gagalit ka? Bawa, inaway ka daw ng asawa mo. Diba? Kung ano sinabi sa'yo, galit na galit sa'yo. Paano ka mag-react? Eh, asawa mo yan. Sabi niya, sabi po nung napanood ko, pwede ka naman daw magalit ng ganito. Diba? Pinagalitan ako ni Claire. Sasagot daw ako ng ganito, shh! God bless you ka! At least binless mo din siya, hindi ka rin nagkamali. Amen! Diba? Huwag mo nang banggitin yung pangalan, baka kung ano pa maisunod mo eh. Shh! God bless you ka! Kadigijay ka numet Ilocano, nadaduma talaga nga makapungtot kan, nga talaga nga grabe ti galit mo, yung iba talagang gusto nilang bumitaw na, may paraan. Sa galit mo, huwag ka daw magkasala. Kaya po yung iba sa sobrang galit, oh, naranyag abulan. But anyway, brothers and sisters, hindi ho natin maiwasan may mga galit sa atin. Pero huwag po tayong magkakamaling patulan sila sapagkat magkakasala po lamang tayo. Yung asawa ko, madalas din po akong pagagalitan niyan. Minsan, yung galit niya, hindi ko maintindihan kasi yung ibang tao, kinagagalitan niya, ako ang pinagagalitan. Yung si Chris na yan, God bless you ka. Pagkakamali ng iba, ako din ho na sesermonan. Ako na walang alam. Kaya madalas kong sinasabi, alam niyo ho, si Pastor Danny, walang disposisyon sa buhay. Wala ho akong sariling mundo. Pero alam niyo kapatid kaibigan, napakahalaga po na maunawaan natin. Meron tayong damdamin. Marunong masaktan. Pero, huwag ho tayong pumayag na yung damdamin natin ang maglalayo sa atin sa Panginoon. Can I hear amen? Can I hear amen? Pagka ako po'y nagagalit ngayon, alam na alam ho ng mga workers sa church, lalo na yung mga originals. Pag ako galit, nagpapakain ako. Kaya pag ako nag-imbita ng pakain, walang gustong pumunta. Yung mga boys, pag ako galit, alam na alam nila. Isasama ko sila sa biyahe.
Kasi habang nasasasakyan kami, doon ako nagsesermon. Yung hindi sila pwedeng tumanggi sapagat iiwanan ko sila sa gitna ng kalsada. Pero yun ho'y pagmamahal. Amen. Ilan ho mga mag-asawa dito? Taas sa kamay. Nag-away po ba kayo? Brad, pinagagalitan ka ba nung hindi mo alam? Yung aso naman ang tumae, kasalanan mo? Mga ganon, di ba? Di ba? Hindi dumating yung anak mo sa tamang oras, si Kagamin, hamong abagbagaan. Alam mo yon? Yung inosente-inosente ka pagagalinti ka, di ba dapat lang sumagot, God bless you ka. Can I hear a man? Kapatid, kaibigan, huwag ho nating papayagan na yung galit natin ang mag-disqualify sa atin. Tao po tayo, marunong magalit. Okay lang ho yan. Magalit kayo. Pero, sa galit ho ninyo, huwag kayong magkasala. Huwag niyong hayaan na bababa yung araw na kayo galit, ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Efeso. Amen. Magalit ka, kapatid, hanggang alas 5 lang. Sabi mo nga sa katabi mo, hanggang alas 5 lang. Pagdating ng alas 5, bati na kayo, lalo na kayo mag-asawa. Di ba? Tayo, Brad, mga lalaki, makipagbati na tayo bago alas 5. Outside di Kulambu ka. Delikado. Can I hear amen? Can I hear amen? Mga anak, galit ba kayo sa mga nanay at tatay ninyo? Huwag kayo magkasala dahil sa galit ninyo. Bago lumubog ang araw, makipagbati kayo kasi bukas kailangan nyo ng allowance. Alam nyo ang buhay. Ito lang ho, ang sekreto ho natin. Kapag tayo po'y galit na galit, tumingala ka sa langit, tingnan mo kung nakangiti pa rin ang Panginoon sa'yo. Amen. Kapag sinabi ng Panginoon sa'yo, huy, very good yung ginagawa mo, keep it up. Pagpatuloy mo. Pero kung sa palagay mo, meron siyang hawak, libro, at pagkatapos, papel, mukhang ire-record niya yung galit mo. Pinatay mo na yung nanay mo, pinatay mo na yung tatay mo, mag-isip kang mabuti. Kung ano tinatanim mo, aanihin mo yan balang araw. Are you with me? Sino dito ang hindi nakapatay? Sino sa atin ang hindi nagkamali? Sino sa atin ang hindi nag-utter ng curses? Sabi po ng Bible, kapag hindi tayo nakapagsalita ng negative against our brothers and sisters or against anyone, sumunod ka na sa perfect na tao. And no one is perfect. Lahat po tayo nakapag-utter ng mali. Di ba? Di ka rubam, hana ka lang ang pinuotangan, matay ka lakuman. Nag-solicit ka, hindi ka binigyan, nagalit ka, sika kuman. But you know, brothers and sisters, we don't have any right na magalit. Hindi natin kayang kontrolin ang ibang tao. Meron silang sariling istorya sa buhay. Sabi mo nga sa katabi mo, meron kang sariling istorya. Wala nang gaganda dun sa magmahal. Sabi po ng Bible, pati kaaway mo, pakainin mo. Amen. May kasabihan tayong mga Pilipino, binato ka ba ng bato? Batuhin mo ng tinapay. Huwag mong ilagay sa garapon. Wala na hong gaganda na tayo po'y magmahal sa Panginoon. Amen. Pwede po ba tayo lahat ay pumikit sandali? Dakilang Diyos, alam mo ang aming mga buhay. Kung kailan kami nasaktan, nung panahon na kami, Panginoon, ay dapang-dapa sapagkat minalait kami ng maraming tao, nawalan kami, Panginoon, ng disposisyon sapagkat may mga taong nakialam sa buhay namin. Pinagsalitaan kami, sinaktan kami. Hindi langit sa iyo, Panginoon, nang kami nasaktan ng sobra. Kami nakapagsalita, Panginoon, ng laban sa kanila. We curse people. We curse, O God, even our parents. Hindi namin maitatago sa iyo ang lahat ng pagkakamaling ito. Panginoon, ang aming dalangin sa araw po na ito. Lord, just come and comfort us. Help us, O God, to forgive.
Tulungan mo kami, Panginoon, na magpatawad at lumimot. Ayaw namin, Panginoon, na kami mawalay sa iyo sapagkat napakahirap na kami, Panginoon, ay lalayo sa iyong piling. Ang aming dalangit, Panginoon, sa araw po na ito, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Kung kami man ay nakasakit, nakapagsalita, Panginoon, ng masasama laban sa kung kanino man, may you forgive us, O God. Today, Lord, we pray. Give us a clean heart. Give us, O God, a heart of flesh na maramdaman namin ang pagmamahal upang makapagmahal din po kami. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong laman na maunawaan namin ang pangangailangan ng iba. Today, Lord, I pray in the name of Jesus. Come, O Lord, in our midst. Move in your own very special way. Kung tayo man po in our life, nasaktan sapagkat may mga taong nanakit sa ating damdamin. At sa palagay ho natin, we have uttered negative words against them. O tayo po ay nakapagbanggit ng cursing words laban sa kanila. Today, I want you to stand before the Lord and ask God for forgiveness. Kung tayo po ay nagalit sa mga mahal natin sa buhay, maybe your wife or your husband, your spouse, or maybe your parents, your brothers or your sisters, anyone na tayo po ay nakapag-utter ng curses laban sa kanila. I want you to stand before the Lord at tayo po ihingi ng tawad sa Panginoon. Lord, today, this is our prayer. Give us, O Lord God, a clean heart. Puso, Panginoon, na malaya sa galit, malaya, Panginoon, sa curse, malaya, Panginoon, na gumawa ng kalooban mo. Oh, hallelujah. A heart that hides your word so that sin may not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship. Make this prayer now. A pure heart, that's what I long for. A heart that hides after thee. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after. Can we sing it again? Make it as a prayer now. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after thee. Now sing it now. Can we lift our hands? A heart that hides your word so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one you rule. Compassion that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship.
that rises to your throne. And sing it again, a heart that hides your word, a heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Today, before we pray, alam ko po na may mga pamilya-pamilya na nandito. Kung sa palagay po ninyo, kayo ay nasaktan ng family member ninyo sa kanilang mga salita, sa kanilang mga gawa. Before we come to the presence of God and ask for the favor and blessing before we go home, pwede bang lapitan mo yung taong nakasakit sa iyo? Or maybe, ikaw yung nakasakit and you know exactly na ang taong ito ay nasaktan mo. Wala na hong gaganda na tayo ho ay magmahal at magpatawad. Especially, kung tayo po ay kabilang sa isang family. Today, before we receive the favor from the Lord, pwedeng lapitan mo lang yung taong nakagalitan mo. Huwag ho tayong mahiya. Come on. This is your time to say, God bless you kung galit ka. Or maybe this is the time to reconcile with that person. Hallelujah. Mag-boyfriend kayo na nagkatampuhan kayo, ito po ano yung panahon, ayusin nyo na. O marahil ikaw yung anak, nasaktan ka sa mga salita ng tatay mo. Madalas kang sinasabi, ampun ka lang. Now, before the presence of the Lord, just bless them, just bless them. O marahil magpinsan, nagkaroon kayo ng tampuhan. Nilibre niya yung kapitbahay mo, ikaw hindi. Friends, today, before we go to the presence of God and ask for anything, just bless them. Bless your families. Hallelujah. Oh Jesus, sa mga iba na wala po ang kanilang mga mahal sa buhay sa lugar po nito, in the spirit, you can pray. Send blessing, send message of blessing to your loved ones, to your papa and mama, gaano man kalupit, gaano man kahirap yung mga pinagagawa nila laban sa iyo, gaano man kalalim ang sugat na tinanggap mo sa kanila. Just bless them. Just bless them. Say to God, you release them. Hallelujah. This is your whole duty to love. Yes, and not to hate. To love and not to hurt. Hallelujah. Shakana Ramababahaya. Oh, Jesus. Panginoon. Hallelujah. Tanawin mo ang iyong mga anak sa lugar na ito, oh God. Fill our hearts with love. Fill our hearts, oh God, with your spirit. And let love reign in our hearts. And God, may you put the blessing in our mouth, in our lips, that today, Lord, we shall start blessing our loved ones, our families, in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, a heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Now listen, can we do some exercise?
Alam ko marami po kami mga naging pagkakamali. Pero pwede po ba tayo magbanggit ng isang pagkakamali na ginawa ng taong yan? Isa lang. Huwag mong dadamihan, abutin tayo ng hapon. Yung matindi lang. Pwede bang sabihin mo sa kanya, alimbawa si Miriam, Pastor, sinabihan mo ako na wala akong kwenta. Pero pinapatawad na kita. Can we do that? Sa asawa mo, ano yung matinding, pinakamatinding sinabi ni Brother Carlos? Oh, pero parang malabo yata. Ano yung pinakamatinding sinabi ni Madam sa'yo na parabang gumuho ang iyong mundo? Just say the word, sabihin mo sa kanya, isa lang. At sabihin mong pinatanggap mo, pinapatawad mo siya. And then, you bless her. At tapos ikaw naman, i-bless mo siya. Limutin ang lahat. Can you do that? Masusundan natin. Maybe your wife hurt you with her words. Just one. And tell her exactly how deep the hurt that was given by her to you. And then just forgive. Can we do that? Just a sample. It's because pag-uwi po natin, baka magagawa po natin ng mas marami pa. Nang maubos na yung mga sama ng loob. Can I hear amen? Can I hear amen? Ilan ho dito gustong lumaya, taas ang kamay. Gawin nga po natin, exercise. Can we do that? Hallelujah. Sige po. Can you? Louie? Go! Sa dami? Yes, before we go, hallelujah! Go, 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 go! O si mami, ano? Kaya huwag nyo munang intindihin yung katabi ninyo. Sige lang. O baka may tampo si lalaki kay babae. Isa lang, isang issue lang. Galit ka sa kanya, sabihin mo sa kanya. Magandang ngayon na pag-usapan. Shakalarababahaya. Amen? Nagawa na po ba natin? Itaas na nga po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Lord, give us this heart. A heart that hides your word so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. For the very last time, Lord, this is our prayer. Give us this heart, a heart that hides your word so that sin may not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord, aroma of worship that rises through your throne. Lord, we thank you for this day. Many times, Lord, nasaktan namin ang aming mga spouses. Nasaktan namin ang aming mga anak. Nakasakit kami, Panginoon, ng damdamin ng iba. And that, Lord, nagkaroon ng reaction ng mga taong ito. They hated us, they cursed us. But today, Lord, thank you for your word na hindi kami dapat mapabilang, Panginoon, sa angkan ni Cain. Because, Lord, you have given us your very breath and you have given us, O God, the heart
the heart that will love. The heart, Panginoon, ng katulad ng puso mo. Panginoon, sa araw po nito, salamat sa mga salita na aming tinanggap. And now, Lord, we pray in the name of Jesus. May you give us your grace, O Lord, na sa lahat ng mga pasakit, Panginoon, sa lahat ng mga negative feelings na meron po kami, Lord, may you forgive us, O God, of these negative feelings. Kung kami man ay nakapag-curse, kung kami man, Panginoon, ay nakapaghiganti, may you forgive us, Lord. And today, O God, in the name of Jesus, thank you for touching our hearts. And now, Lord, I pray that may you bless every family right now. May you bless every couple. May you bless, Lord, every relationship na meron po kami. And God, today, in the name of Jesus, turuan mo kami, Panginoon, na magmahalan. Turuan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami na magkapatawaran. So that, O God, in our home, Lord, ma-welcome ka namin. Because we really need you, God, in our family. For we believe, O God, kung nasaan ang presence mo, nandun ang pagmamahal, nandun ang pagpapatawad. And kung saan, Panginoon, Lord God, Lord God, open the floodgates of heaven now and begin to pour the blessing upon your people in Jesus' name. Bless every family. Bless every relationship. Bless all the couples. Bless all these children. Supply for their needs, O God. And may your healings, O Lord, be upon them. Not only in their physical bodies, O God, but even in their soul and in their spirit. At ayan mo, Panginoon, mula sa mga pamilya namin, makikita ang liwanag ng ilaw na nagmumula sa iyo. And God, we believe we will become trees of life, O God, in this generation. Sa amin magmumula ang maraming mga pagpapala. At Panginoon, sa araw po nito ang aking dalangin, meet all the needs of your people now. And as we go home, let your Holy Spirit be with us. And God, allow your blessing to flow in their lives and make your people be a blessing to many people. Salamat po, Panginoon. At sa araw po nito, we just thank you, Lord God, for this day. Be with us, O God, even for the whole week. Let your light shine, O God, to your people. At patuloy po naming inaangkin ang lahat ng mga tagumpay, ang lahat ng mga breakthroughs, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. And God, we will all go home with gladness in our hearts because we believe, O God, you are with us and you will be with us forever. And God, today we just bring you back all the praise, all the glory in the name of Jesus, and everyone will say, Amen. Pwede po ba nating sabihan, yun pong mga mahal natin sa buhay, I love you very much. Amen, and I love you forever. God bless you and see you next week.